Pinag-aaral at nagbalakadyang ang posibleng pagdedeklara ng State of Economic Emergency. Layo po nitong tugunan ang epekto ng sobrang taas na ng presyo ng krudo sa ating mga kababayan. Pero habang wala pa yan, tiniyak na palasyo na may manghakbang ng ginagawa ang gobyerno. Si Bella Lesmora sa detalye. Rise and shine, Bella. Sa gitna ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa ngayon at patuloy na krisis sa Ukraine, pag-aaralan na ng Malacañang ang posibilidad ng pagdedeklara ng State of Economic Emergency. Una itong iminungkahi ng ilang mambabatas na layong matulungan ang mga local government units na makapaglabas ng calamity funds para iba yung matugunan ang epekto ng kasalukuyang krisis sa ating mga kababayan. Giit ni Acting Presidential Spokesperson at PCOO Secretary Martin Andanar. Ito ay masusing pag-aaralan ng palasyo sa pamagitan ng Office of the Executive Secretary at nagpresenta nga ang economic team ni Pangulo ng proposed government interventions. Kaya tingnan natin kung ang mga ito ay sapat na. Sabi ni Secretary Andanar, kinakailangan munang talakayin ng gabinete ang issue at sa huli, tanging si Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang makapagdedesisyon ukol dito. Sa ngayon, patuloy naman anyang kinakasan ng gobyerno ang iba pang paraan hinggil sa problema sa krudo, tulad ng pamamahagi ng fuel subsidy sa mga public utility vehicle drivers na sisimulan ngayong buwan. Nariyan din anya ang mga hakbang ng pamahalaan para madagdagan pa ang crude oil sources sa bansa. Lahat ng alternative sources of energy, be that from solar, from gas, from under the sea, ay makakatulong po sa atin mga Pilipino. Energy is a problem that is not exclusive to the Philippines. Ang buong mundo ay kailangan ng sapat na enerhiya. Ang Department of Energy naman, una na rin tiniyak na patuloy ang kanilang pagtutok sa sitwasyon. Sa mga susunod na araw, tiniyak ng Malacañang na agad nilang iaanunsyo sa publiko ang mga magiging bagong hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa sitwasyon. Mela Lesmora para sa Bayan.